6.7 Energy FM. Same, same, pero iba, 106.7 Energy FM, pangga, pangga, pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! It is now 8:23, oy! Buhay ka pa ba dyan? Ha? Lumalaban ka pa ba sa buhay? Aba, dapat lang, ha? Ano't ano man ang hamon ang hinaharap mo ngayon? Kailan? Pasasaan ba't mapagtatagumpayan mo din? Kung sakaling hanggang ngayon eh, naririnig mo ang ingay ng bunganga ko, appear. Maraming salamat, no, for keeping me in your background. Hindi pa naman tayo tapos. Patapos pa lang, no? With that, I would like to welcome you all to the last stretch of this show. Ito po ang Drive Me Crazy, the 6 to 9 show. Ah. Kasama pa rin ako ang kuya mo. Ako po si Chico. Your favorite DJ. Yes, 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 is me pa rin. Like there is no tomorrow. Magandang gabi, or should I say umaga ba, no, sa mga nasa kabilang panig ng daigdig. Ang ating mong si Jaisel Grapon. Wow. Hindi ko alam kung nanonood o nakikinig pa rin, no? Kumentry pala sa kanina dun sa hashtag. Oo, hindi ko lang nabasa. Sabi pa naman niya, hashtag ang sarap pala kainuman ng DJ, parang hindi nalalasing. Hoy, grabe ka, nalasing kaya nalasing kaya ako. Hindi lang halata. Kasi ang fresh ko pa. Ang fresh! Charot lang. Hindi, pagkalasing ako, alam mo eh, ang dugyot na ng itsura ko. Angin ako. Oy, happy birthday daw! Advance happy birthday sa kanyang mudra na si Mami Nita Santos. Sabi ni Charlie. Sabi ni Charlie na masyadong judger sa pagkatao ko. Happy birthday po, no, kay Mudra Nita Santos. Sana po maging sobrang saya kanyang mga panahon na yan, yung araw na yan, kung kailan man yan, no. At si Kenji din daw, ito naman inggitero eh. Charot! Wow. Happy birthday daw sa kanya daw, October 3. Ang lapit, ha. Napakalapit. Sobra. Pero advance happy birthday sa mga paparating na ang kanilang kaarawan. Sana lahat ng hiling ng mga taong nagmamahal sa inyo, lahat matupad sana. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sabi niya, malay mo, di umabot. Hoy! Aabot tayo. Ang hindi tayo aabot sa 200 years old, no? Diyan, hindi tayo aabot dyan. Aabot yan. Tiwala lang, puso lang, no? Sabi dito, Kuya Chico. Ano ba tawag kayo ng tawag? Dede ba kayo? Just lang. Pabati, sabi nyo, si Lola Antonia ko ng happy 97th. Wow. Birthday, salamat po. Si Lola Antonia, happy 97th birthday, grabe. Alam mo, iyaan ang hindi ko sigurado kung aabot ako sa ganyang edad. I bet not. 97, feeling ko hindi ako aabot niyan. Feeling ko ano na ako, feeling ko maximum ko lang eh mga 70 maximum ko na yung siguro yun. Feeling ko lang, ha. Hindi naman natin masabi ang buhay, no? Pero feeling ko lang. Kayo ba? Ano bang nai-imagine yung ano? Nakikinikinitan yung edad ninyo kung saan kayo mag-expire na. Feeling ko mga ganun lang ako. Parang 90, kunyari 90. Parang hindi na ako aabot.
Sabi ni Nori, familiar ka po. Ano ka ba? Ako ang tunay mong ama. Charot lang. No? Maraming nga daw akong kamukha. Ang dami kong kamukha. Sobra. Sobrang napaka-generic ng mukha. Ano to? What up, Kuya Chico? Magandang gabi dyan sa inyo sa Pinas. Sabi ni Joel Quilon. Pabati naman sa kuya naming Chicks, sa asawa kong si Mika at bibi naming si Ray. Hello sa inyo, no? Sa inyong pamilya. Magandang gabi. Sa Israel, bumabati din ng magandang gabi. Magandang gabi din. Sabi ni Kenji, basta pag abot ko dapat ng 60 plus ko, dapat tumatayo pa. Ang alin? Alin ang tumatayo? Ano to? Parang nag-guesting na kami ni Noel Kabangon dyan, sabi ni Nori. Ay, talaga ba? Hindi ko ma-recall eh. Hello po kay Sir Noel Kabangon kung nakikinig o nanonood man. Isa sa mga paborito kong boses ng mga mangangawit, no? Dito sa Pilipinas. Very chill, no? Noel Kabangon. Ano yung gusto kong kanta niya? Buhay nga naman. Tama ba? Buhay nga naman. Gusto ko yun. Fairness. Ano to? Sabi ni Ramjin, wala. Pwede daw paputukan yung client kung kailan nandun ako sa pick-up location niya. Saka siya nag-cancel ng order. Mahal pa naman ang gas ngayon. Nakaka-pusang inamoy, sabi niya. Wala eh. Tuesday ngayon eh. Pag Monday lang yung putukan natin eh. Abang ka ulit ng Monday. Pero nakaka-bad trip ngayon ganyan. Sana sinabi mo dun sa client mo. Ma'am, kunyari ganun. Ma'am, sir, pautang lima mo! Bayaran ko sa... Sabihin mo rin susunod kung kailan mo babayaran. Pautang rin mo. Bayaran ko sa sweldo. Ganon. Dapat ganon ang sinabi mo. Kasi kumbaga dadagdag mo yung lima doon sa pagas. Kasi nga mahal na nga eh. Ay, nako. Nakaabot din, sabi ni LA Cruz. What's up, Kuya Chix? Pabati naman sa asawa kong gwapo na si Paolo. Mga gwapo. Well. Sabi ni CB, sana all mahal. Diba? Mapapa-hashtag naway lahat na lang tayo dito. Sabi, ang lutong ng pautang lima mo. Ang sarap sabihin. Ang sarap sabihin. Mga ganyan. Pero anyway, sabi ni... Nako, ito na daw. Sabi ni Idol June, yung bisita natin, Idol June, ha? Nakikita ko na siya, kaya feeling ko wag na nating patagalin. No? Ladies and germs, please welcome Lola Kerps! Magandang gabi sa'yo, Lola Kerps. Eh, hello. Magandang gabi rin naman sa inyong mga namuho kayo. Aba, mukhang masaya ka ngayon eh. Kumusta naman ang ano mo, Lola? Kumusta naman ang weekend mo? Eh, abay. Ayos na ayos ang aking weekend. Dahil ano? Dahil ako ay mayroong naka-eyeball. Wow! Naka-eyeball. Okay naman ba yung naka-eyeball mo? Ay, okay na okay. Masarap. Hoy, la! Ano ba? Pakabastos naman nito eh. Eh, hindi yung iniisip mong damuho ka. Ano ba? Sorry na, ano ba kasi yun? Masarap ang...
ano, kinainan naming restaurant. Ah! Restaurant naman pala. Ano ang ano nyo? Ano yung kinain nyo dun sa restaurant na yon? Ay ano, ako ay umorder ng ano, ng isda. Oy, wow! Healthy isda, oh. Anong, ano yung, anong luto? Ay, nakalimutan ko na kung anong luto. Basta sinubo ko yung ulot, sinip-sip-sip-sip ko. La, ang sarap naman lang. Sana sinama mo naman ako. Ay, oo, huwag kang mag-alala. Sa susunod ay isasama ko kayo. Ayan na nga lang. Magkwento ka na nga anong... Magpakilala ka pala muna. Magandang gabi sa inyo, mga apo. Andito na naman ako, ang paboritong lola ng bayan. Ako si Lola Kerbs. At huwag kalimutan, ang letter R, pag walang letter R ay hindi siya cute. O ano naman ang ano natin ngayon ang handog mong kwento para sa gabing ito? Ang kwento ay patungkol sa alamat. Ano, alamat ng ano? Alamat ng ano la? Kaya ba? Kaya ba naming malaman yan ngayon, ngayong araw na to? Ay, kay inaalala ko. Ano kaya yun? Alam, ano na? Ha, tinatawanan ka ni Glor Glenn, no? Hay, Glor Glenn. Huwag mo kong tinatawa-tawanan yan, ha? Ay, isauli mo na yung ano, aking arinolang hiniram mo. Nang hiram pa ng arinola. Si Glor Glenn. Ano ba naman naghihiraman kaya kanini? Eh, isauli mo na. Eh, wala na akong ginagamit. Eh, sinisirit ko na lang sa gilid. Liakla, kadiri naman ito. You're so bad. Ano na, wag mong ibahin. Mabalik tayo. Alamat ng ano la. Ano ba, mag-decide ka na, please. Ay, ano, ito ay patungkol sa alamat ng Tumblr. Wow! 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 Alamat ng Tumblr. Take it away, Lola. Noong unang panahon, sa napakalayong lugar. Eh, ang layo. Hindi mo mararating. Oo nga, malayo nga. Wala? Hindi kayang ratingin? Eh, hindi. Eh, sobrang napakalayo nitong lugar na ito. Oh, ngayon, ano namang tapos? Ay, ayun lamang. La, alam mo, dinudog show mo. La, bakit ka naman ganyan, La? Anong klaseng kwento yan? Ay, eto na talaga. Eto na talaga. Nung unang panahon, sa napakalayong lugar, ay mayroong isang mahiwagang ilog na kung saan pupunta ang mga taong bayan dahil pinaniniwalaan nila itong nakapagpapagaling ng kahit na anong karamdaman. Isang araw ay napakaraming tao roon sa ilog at naliligo. Sabi ng taong bayan 12. Mga ano?
mga kasama! Ako'y nagpapasalamat sa ilog na ito dahil pinagaling nito ang almoranas ko. In-announce talaga. La-in-announce talaga niya yung almoranas sila? Ay, oo, sapagkat masayang masaya siya na siya'y napagaling ng ng ilog na are, talagang tuwang-tuwa siya. Okay, tapos? At sumunod namang nagpatotoo ang taong bayan 84. Ang dami. Ang daming taong bayan. Wow! 84. Anong sabi ng taong bayan 84? Eh, sabi ng taong bayan 84. Ay, alam niyo ako din! Ay, oo! Ay, gumaling din yung ano, yung kati-kati sa ano, katawan ko. Ay, yung nakaraan ang kati-kati ng aking ano, puwit. Ano ba yan na? Bakit ganun yung mga sakit nyo? At nagpatuloy pa ito, sabi niya. Kabot-kabot kayo, nagtubig. Ay, ang hap. De, kapag ka na ano doon sa may ano, tubig, sabi ko, ang sakit na kaya lang. Yung dito sa ilog na itong, ay, gumaling ho, gumaling! Napaka-ingay naman magpatotoo niyan. Napaka-ingay naman, wala bang itahimik lang. Ay, mayroon. Yung sumunod sa kanya na nagpatotoo dito sa ilog, ay, ito ay si taong bayan 6. Anong sabi ni taong bayan 6? Sabi ni taong bayan 6. Hindi ko rin nga narinig talaga sapagkat napakahina ng kanyang sinabi. Eh, sabi ng ibang mga taong bayan, ano yung sinabi ba? Hindi namin na ano. Ano yan? Ano yan nga? Ulitin mo nga. Ano yan? Ulitin mo. At inulit ng taong bayan 6 ang sabi ng taong bayan 6. Ano yun? Sabi dito, wala naman kaming narinig kay taong bayan 6. Tahimik nga siya, in fairness. Wow! Diba? True to its promise. Ay! Nagpaulit-ulit si taong bayan 6 ng kanyang patotoo, ngunit wala talagang nakaiintindi ng kanyang sinabi. Maya-maya pa ay biglang yumanig doon sa kanilang kinaroroonan sa may ilog at nagsigawan ang mga taong bayan. Sabi ng taong bayan 9, ay, umalog! At sabi ng taong bayan 71, oh, nahihilo ako! At sabi ng taong bayan 34.2. Bakit may point 2 la? Ano sabi? Sabi ng taong bayan 34.2. Ay, lumalog. Tapos? Maya-maya pa eh, huminto na rin ang pagyanig ng lupa. At bigla na lamang
bumula ang ano, ang tubig doon sa ilog. May bula-bula na para bang may umiihip ng hangin doon sa ilalim. Lumalabas ang mga bula-bula na iyon at pumuputok doon sa ibabaw ng tubig doon sa ilog. At bigla na lamang may lumabas na bagay na hindi alam ng mga taong bayan. Naku, ano yun? Sabi ng taong bayan, 85. Sabi ng taong bayan, 85. Hoy! Ano yun? Ganun talaga. Bex ba yun? At sabi naman ni taong bayan, 18. Ha? Ano yun? Ngayon ko lang nakita yun sa tanang buhay ko. Ano yun? Tingnan nyo kung ano yun. Ay, nagpalutang-lutang lamang ang bagay na ito. Walang makapagsabi kung ano ito. Kaya naman, natakutan ang mga taong bayan at nagpasya na lamang silang umuwi sa utos ng matanda sa baryo na si Aling Goring. Sabi ni Aling Goring, "O, na, sige naman, anak, magsiyawin na nga tayo lahat. Ha? Lahat naman natatako na, diba? Okay na, diba? Ikaw, nakanumlum ka na. Okay na, magaling ka na, diba? Sige na, maong ka na yan. Umuwi na tayo, baka kung ano mo mangyari sa akin. Hindi naman natatakot. Ano na, turo ko, anong bakit ano mga nulong-nulong natang nito? Baka mayroon pag-iumanig naman kung ano nung mga bagay na ba umunod dyan, ha? Sige na! Uwi na kayo, ha? Uwi na tayo! Sabay! Ha? Sabay! Sinabi ko na sabay! Ha? Pati ka sumasabay! Dapat sabay lang! Pag sinabi ko sabay! Dapat sabay! Pwede mag-isa ka lang naman dito sa ilog! Ha? Baka naman po sila mag-ilog! At baka naman po naman 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 ilog! Ang tubig! Ha? Ha? Ang dami naman sinabi ni Aling Goring. Matapos? At nagsisunuran sa kanya ang mga taong bayan. At magkatabi si taong bayan 6 at taong bayan 9. Ang sabi ni taong bayan 6. Grabe naman to si Aling Goring. Makapag-ano naman, kala mo naman. Makapagpauwi naman sa atin. At sabi ni taong bayan na yun, oo nga. Ang OA, bote lang naman yun. At simula noon ay nagkaroon na ng alamat ng bote. La! Sabi mo, alamat ng tumbler yun. Nilanoko mo kami. La, bakit ganon? Ay, sinabi ko ba'y tumbler? La, na, malinaw sa akin, sabi mo, alamat ng tumbler, la. Inaabangan ko yung tumbler, eh. Eh, hindi. Wala pang tumbler nung unang panahon. Niloloko. Anong klase ito? Eh, hindi. Eh, alam nyo dapat na nung unang panahon, eh, wala pang tumbler kung hindi kayo isa't kalahating patanga-tanga kayo. Ano na? Ang gulat. Akala ko alamat ng la, niloloko mo tayo, la. Eh, hindi nga. Eh, sinabi ng wala pang tumbler nung unang panahon, ha? Kayong pabobo-bobo. Kami pa tuloy yun. Sige. Paalam ka na nga lang. Kainita ka naman. Eh, maraming salamat sa inyong mga damuho. Hey! Ang lakas baka, Jensi, nung... Hey! Paalam ka na, anong aral doon?
eh, may aral dito kung inyong pinakinggan ang ano, kwento. Ang aral ay huwag magnanakaw. Tama, tama, tama. Babay na. Eh, salamat uli sa inyo. Hanggang sa susunod, ako ang paboritong lola ng bayan. Ako si Lola Kerps at huwag kalimutan ang letter R. Pag walang letter R, ay hindi siya cute. Paalam, mga damo. Paalam, Lola. Ay, nako. Parang pinagluloko lang tayo ni Lola Kerps. Sabi ni Kenji, fake news si fake news si Lola Kerps. Wow! Ang ko ba? Ay, nako. Ano to? Sabi, akala ko ang lesson, wag makakalimutin. Sabi, Lola Kerps, tama na dyan sa mothballs. Ano nga yung mothball? Ano nga yung... ano nga yung Tagalog niya? Sabi, oh, ang natutunan ko, wag magnanakaw, sabi ni Joy. Ah, ang galing mo naman. Ang galing mo, sakto ha. Sakto yung aral talaga. Sabi ni Remy, oh, sakit sa panga si Lola Kerps. Pabunot mo na yan. Charot. Masakit na eh. Heist, heist, heist. Sabi ni Chester Aguila, bars. Si Lola Kerps. 8:49! Oy, magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa mga nagtsagang manood, makinig simula pa kanina. Alas 6 hanggang sa mga oras na ito. Bukas ulit ha. Ulitin natin, same time, same voice, same frequency. Susunod na si Papa Jackson para sa Hello STG. Bago ko tuluyang chumupi dito ha, paki-follow po ako sa mga socials at Kuya Mong Chico, KuyaMongChico. O siya, sa mga uuwi, mag-ingat sa mga papasok o may pupuntahan, kung ano man, mag-ingat din. It's bye-bye time for me. Until then, this has been Drive Me Crazy, The 6 to 9 Show, and this has been your DJ... Ako po, si Chico. Your favorite DJ. Saying goodbye, take care, you go far, and God bless us all. Just keep it right here on Energy FM. Leaving you now with Daniel Bedingfield. Ang kanyang awiting, If You're Not The One. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Then why does my